Hello guys! Kamusta na nga ba ang ating Toyota Lite? So ito na siya. Napa-stock siya. Ayan, dumi na niya oh. Ang dumi. Wawa naman ang ating Lite. Ayan. Brand dumi na niya. Na-stock na kasi siya guys. 1 month. Bakit ba siya na-stock? Kasi guys, yung battery natin, 'di ba, napanood niyo doon sa aking isang video na na-discharge siya. Tapos ang ginawa natin, pina-charge natin. Tapos nagamit ko naman siya almost 1 month. So noong new year, i-start ko sana siya. Ang taas pa ng reading niya eh, 12.4. Ito papakita ko dito sa video. 12.4 pa rin ang kanyang reading. Testing natin, start ulit. Discharge na siya. So talagang bumigay na siguro yung battery natin. Bagamat mataas pa rin, 12.4. Kaso yung CCA niya or yung cold cranking amperes ay siguro mababa na, hindi niya kayang buhayin itong ating sasakyan. Kasi dito sa aking mga ginastos, dito sa sasakyan ito. Ayan. February 4, 2017. Ngayon ay February 2, 2021. So, 4 years na. Sulit na rin tayo, hindi natin siya naayos. Kasi nagkasabay-sabay yung gastos natin. Inaayos natin yung tricycle. Nirenew natin yung kanyang prangkisa. Tapos, inaayos pa natin yung barako. Malaki din yung nagastos. Tsaka itong registro na expired. So, ngayon lang tayo nagka-budget. Kaya, ngayon lang natin na maayos to. So, ito. Bumili na ako ng kapalit niya. Ito. Electron din. Sabi sa akin doon sa auto supply, bakit po ay lalagyan nyo siya ng mababang brand? Ay diesel po yung sasakyan nyo. Dapat mga motolite at saka maintenance free. Yun po yung suggested nila na aking ilagay. At sabi ko naman, ayun yung ano ko eh, Electron din, 3SM. Dito ko rin binili sa inyo. Tumagal sa akin ng 4 years. Samantalang yung isa kong motolite na 2SM, wala pang 3 months, sira na. Kaya nag-try ako ng mababang brand, kung ganun din naman tatagal, 3 months din ang dendi, palitan ko na. Ay tumagal pa ng 4 years. Kaya yun nila yung papalit natin. Yan. So wala siya sa brand, nasa condition siya ng inyong sasakyan. Basta ayos yung charging, hindi grounded, kahit mababang brand lang yung lagay natin, tatagal siya. So kung bago pa lang po kayo dito sa ating channel, hit nyo naman po yung subscribe button para updated pa po kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po. Tara, kakabit na po natin siya dito sa ating Lite Ace. Guys, naisalp ako na po siya. Unahin natin kabit yung positive bago yung negative. Yun po yung ano na. Tapos pagkakalasin mo, kailangan unahin mo yung negative bago yung positive. Alam mo yung bakit gano'n? Kasi pag inunan nyo ikabit yung negative at napadikit, aksidente napadikit nyo sa pagpihit nyo yung inyong tools dyan sa body, so makukuryente na kayo. Pero kung inunan nyo yung positive, ito kahit mapadikit siya sa body kasi ground siya, hindi kayo makukuryente. So yun, inunan dahil lang kung bakit yun ang kailangan natin unahin. So ito po, ikakabit ko na. Reading ng ating voltmeter guys, nasa 12.5 siya. So ngayon testing natin i-start meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
start na guys. Ayos na. Hindi mawala yung check engine. Hindi mawala yung check engine niya. Kukulang sa talangis. Medyo matagisip din yung tunog niya. Check engine niya guys. Tagal niya kasi hindi na-start. Halos 1 month. Siguro na patining na sa ilalim yung langis. Nawala na rin yung tagiktik niya. Ayos na. So pabayaan lang natin siya na kaminor na ganyan para magkarga siya. Tapos ito ang dumi. Ang dumi ang ating windshield. Yan, ang dumi niya. Ilinisin natin yan. Ilinisin muna natin. Tulong ko, ang dumi. Linisin natin yan, linisin natin. So ito na siya guys, nalinis na natin. So medyo malinis-linis na. Although hindi ko pa siya napupunasan, pero okay na, medyo malinis na. Ayan, wala na yung kanyang gabok. Ayos na ulit. Ayan, ating sasakyan Toyota Light Ace. Namiss ko to. Salamat po sa panonood. Yeah.